Hi Taurus, ito po yung mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na this is a general reading. So, hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tingnan natin. Taurus, ano po yung mensahe sa iyo ngayong araw? Spirit Guide, ano po yung mensahe natin kay Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus? Meron tayo ditong journey, change, at mayroon tayo ditong thief. So, maaring mayroon po kayong delays na mararanasan ngayong araw towards sa inyong pagpunta sa trabaho. Pwede rin na may sudden change na mangyayari dito. So, very unexpected po ito. Medyo hindi nyo ito ikakatuwa, Taurus. So, mag-ingat po kayo. Ayan, lalo na sa pagbiyahe. Lalo na kung kayo yung nagmamaneho. Parang meron ka dito is maaagawan ka ng slots. Ng slot. Para bang itong schedule na ibibigay sa'yo, Taurus, is napakagulo. Yes. Tas parang mayroong pinapaboran. Yun yung nafe-feel ko dito. So, tignan natin pagdating sa iyong career. Spirit Guide, pagdating po sa career. Ano ba yan? May mga nakabaliktad. Pagdating sa iyong career, tignan natin. Ano yung mensahe? Okay. Wala na. Ayan. Taurus. Pagdating po sa career ni Taurus, ngayong araw, Spirit Guide, ano po ang mensahe natin? This is for Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus Spirit Guide. Ano po yung mensahe natin pagdating sa career? Meron tayo ditong 8 of Swords. Pagdating sa finances, meron tayo ditong The Tower. At pagdating po sa ating business, kung may business ka, Taurus, ito, Page of Cups. At pagdating po sa love life ni Taurus, mayroon tayo, 9 of Cups. Okay, pagdating dito sa iyong career, meron tayo ditong 8 of Swords. Medyo mahihirapan po kayo sa biyahe. Or, Taurus, kung meron kayong inaayos na papers, baka po kasi pupunta kayo sa malayong lugar, ayan, sa ibang bansa, o kaya dito lang sa Pinas, pero malayo. Sabihin natin kung nasa Luzon ka, pupunta ka ng Visayas or Mindanao. Or sa Luzon lang, pero malayo sa inyo. Babiyahe ka talaga. So, expect delays. Or, sabi, basta, ang pinakamaganda mong gawin dito is some of your early bookings, and also agahan nyo talaga yung gising or agahan nyo yung pagbiyahe. Medyo mahihirapan po kayo dito. Pagdating naman sa inyong career, ayan, sub-sub kayo sa trabaho. Actually, parang meron kayong hindi maintindihan dito at wala kayong mapagtanungan. Some of you are parang ano ba, may pagkainip and may pagka-hopeless kayong nararamdaman ngayong araw. Pagdating naman po dito sa iyong finances, tignan mo, may biglang pagbabago talaga dito. Mayroong unexpected na bayarin. Pwedeng yung iba sa inyo, kung meron kayong sasakyan, baka maflatan po kayo. Kaya sinasabi ko dito, di ba, ingat din kayo sa pagmamaneho. Or kung kayo yung nagmamaneho nga. Oo, talagang i-check nyo yung mga dapat i-check bago kayo bumiyahe. Ayan, baka may gastos po kayo dito. The Tower, hindi rin maganda, hindi stable yung iyong finances, Taurus. Maring yung iba po sa inyo, ayan, talagang wala na kayong panggastos, no choice kayo kung hindi mangutang. Ilang araw na lang, ayan, malapit na bang dumating yung ano nyo, yung salary nyo, or ngayong araw, yun ibibigay sa inyo. So, talaga, kailangan is mayroon kang plan and concrete plan pagdating sa iyong finances. Hindi pwede na yung iba kasi, 'di ba, parang nabubuhay na lang para magbayad ng bills. So dapat i-maximize mo yung paggastos ng iyong pera. At kailangan po talaga ay may natatabi kayo. Kahit magkano. Kahit yung mga bariya-bariya na sukli sa inyo pag nagko-commute kayo or pag meron kayong binibili, mas maganda kung itabi niyo 'yon. Taurus, kailangan nyo maging maparaan dito. Pagdating naman po sa inyong business, ayan, so may nangungupit sa'yo dito. Hindi mo to alam, syempre. Kasi kung alam mo to, i-confront mo na to. So parang,
dinadaya ka nito eh, ng taong ito. Pwedeng staff mo to, pwede rin family member mo, pwedeng nakakabata sa'yo. Kinukupitan yung business mo. Yes, kaya mas maganda po, Taurus, if mayroon kayong CCTV dyan sa inyong negosyo, dyan sa place nyo, sa establishment, mas maganda na yung safe kayo. Diba? At kahit wala kayo dyan, nababantayan nyo yung business nyo. Parang tinatry mong makihalubilo pa rin sa taong to. Sabi natin, nagiging civil ka sa kanya. Kahit na alam mo na meron siyang ginawa. Parang hindi lang ito first time na nangyari. Maraming beses na, pero lagi mo siyang pinagbibigyan. Siguro wala kang mahanap na kapalit niya. Kung malulugi yung business mo pag meron kang ganyan na kasama sa negosyo. So number 10, 9 and 24, your lucky number. Tignan naman natin yung love life mo, Taurus. Mayroon tayo ditong 9 of cups. Love life po ni Taurus Spirit Guide, kamusta naman po? Clock. 9 of cups and clock. Need time, takes time in time. Cycles, time to heal, progress. So, pwedeng meron kayong celebration na gagawin dito ng person mo. Could be some of you po ay anniversary nyo. So, happy anniversary, Taurus. Ayan. Tingnan natin. Ano yung gustong sabihin sa'yo ng taong nasa isipan mo ngayon, Taurus? So, think of that person. Think of your person, of your special someone. Ano yung gustong sabihin niya sa'yo, Taurus? Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo, Taurus? Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo, Taurus? Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. I wish I could take back my words. So, meron itong mga nasabi sa'yo. Pwede na, Taurus, pwede na nabigla lang to sa mga sinabi niya sa'yo. He or she didn't mean that na lumabas sa bibig niya. Pwedeng nangako siya sa'yo, tapos hindi niya yun magampanan ngayon. May pwede rin naman na may masakit siyang sinabi sa'yo at ngayon sobrang nagsisisi na tong person na to. Bakit niya yun sinabi sa'yo? So, yan lang po yung mensahe sa'yo. Maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye and more blessings to come. Hi Virgo, eto naman po yung mensahe sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na this is a general reading, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tignan po natin ano yung mensahe sa'yo. Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Spirit Guide, ano po yung mensahe natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus ngayong araw? This is for you, Virgo. Okay, mayroon tayo ditong gift, message of concern, and mayroon tayo ditong change. Okay, meron dito nagbago yung isipan. Naging concern bigla sa'yo. Parang bumait sa'yo bigla nung niregaluhan mo. Virgo. Ayan, ako. Sino ba tong niregaluhan mo? Or sino ba tong bibigyan mo ng regalo? Sobrang magiging mabait siya sa'yo. Parang lagi kanyang maaalala. Parang ano, sobrang papahalagahan din ng taong to yung bibigay mo sa kanya. Or kahit sabihin natin na kahit matagal na panahon, Virgo, naaalala pa rin ng taong to yung, hindi yung binigay mo sa kanya, yung thoughtfulness mo. Na-appreciate niya yun. Tingnan natin. Marami po sa inyo, ayan, may marireceive kayong gift. Number 17, 14, and 9, your lucky number. Tingnan po natin ano pa yung mensahe sa'yo, Virgo. Pagdating sa career, meron tayong 3 of cups. May celebration nga, ano? Finances, business, and love life. Meron tayo ditong 7 of swords pagdating sa iyong love life, Virgo. Okay, pagdating po dito sa iyong career, meron tayong 3 of cups. So, may celebration po dito. Could be founding anniversary ng inyong, pinagtatrabahuhan.
Kasi ito, may mga gifts kayo na matatanggap. Pwede rin po na magiging successful yung project na ginagawa nyo. Basta merong celebration, pwede rin na mayroong birthday dyan sa inyong mga katrabaho or pwedeng boss mo. Tapos lahat kayo may regalo mula sa kanya. So, di ba siya yung nagre-regalo sa inyo or magre-regalo sa inyo? Pwede rin na marireceive mo na yung iyong salary for this month. Kaya naman sobrang magiging masaya ka. Pwedeng ikaw yung may re-regaluhan, pwedeng anak mo or kung sino man itong mahalaga sa'yo. Meron tayong message of concern pagdating naman sa iyong finances. So, ito, medyo kahit nasabihin natin na dumating na yung iyong finances, hindi ka pa rin mapalagay dito. So, napakarami nyo pong gastusin, Virgo, napakaraming bayarin. Yung iba po sa inyo, kung meron na kayong anak, ayun, nag-iipon na kayo ng pambili ng mga gamit nila. Tama. So, baka ngayon na kayo bibili. Oo, ngayon na kayo bibili. Or sa next payday nyo pa. Pero siguro meron na kayong pailan-ilan na bibilhin kasi message of concern. So, ito yung pinaka-concern mo ngayon kung paano mo ipoprovide yung mga pangangailangan, yung mga gamit sa schools ng iyong mga anak. So, kailangan mo talaga mag-budget dito. Kailangan maging tight yung iyong budget para may mabili ka kahit papaano. Pero nakikita ko naman kasi na ilalagay mo talaga yan sa budget mo. So, parang magtitipid na lang po kayo. Yung iba sa inyo, magtitipid na lang kayo sa ibang aspect ng inyong mga gastusin or mga iba niyong gastusin. Pagdating naman po dito sa iyong business, meron tayong change and meron tayo ditong 9 of wands. So, may malaking pagbabago dito. Medyo, hindi ako masyadong natutuwa. Hindi happiness yung nararamdaman ko dito sa pagbabagong ito. Pwede kasi na mayroon madami ka ng kakompetensya, Virgo, dito sa iyong negosyo. So kailangan mo mag-isip dito ng changes kung paano ba mapapa yung advertisement mo ba, paano ba mapapakilala pa yung iyong product, yung iyong binebenta, yung iyong services sa masa. Paano nga ba? So, ano bang mga pagbabago? Kailangan mo kasing sumabay dun sa mga kakompetensya mo. Ganun talaga. Kapag mayroon kang business, hindi mawawalan ng kakompetensya and also dapat alamin mo yung weaknesses and strength ng mga kasamahan mo or yung mga kasamahan mo sa business industry na yan. So, nakikita ko naman kasi dito na matatag naman yung business nyo. Kaya lang kasi kailangan nyo pa talagang i-improve yung inyong marketing. Parang yung iba sinasabi nyo, ay hindi na okay na yon kasi madami na kaming clients. So, kahit madami na kayong clients, mas maganda pa rin if i-market nyo talaga, lalo na sa social media platform, yung inyong business para mas makilala pa siya. Diba? Para mas marami kayong maabot. So, tignan naman po natin pagdating sa love life mo, meron tayo ditong 7 of swords. So, could be may tinatago sa'yo yung person mo. Pwedeng ito yung kinakoconcernan mo. Baka hindi sa'yo lahat binibigay, iniintrega yung kita niya. Tignan natin. This is for you, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. O, diba may biglang pagbabago dito sa person mo. Magugulat ka eh. Bakit parang nanlalamig siya sa'yo? Tignan natin ano yung gusto niyang sabihin sa'yo. So, isipin mo yung person mo, tignan natin ano yung gusto niyang sabihin sa'yo ngayon, Virgo. I wish things could be different. So, ano to? Nagsisisi ba siya? Parang meron siyang pagsisisi dito. Looks like hindi siya masaya sa kung ano yung mayroon siya ngayon, kung ano yung mayroon kayo ngayon. Bigla nga siya nagbago, biglang nalamig yung taong to. Hindi ko alam kung ano yung na-realize niya, ano yung gusto niya. Para kasing mataas yung pangarap nitong person mo, Virgo. Or maybe ikaw to, baka ikaw tong nagwi-wish na sana iba yung sitwasyon, sana wala tayo sa sitwasyon na to ngayon, sana okay tayo. So ang daming sana dito, ang dami ding panghihinayang mula sa part mo, some of you. So, yun lang po yung mensahe sa'yo, Virgo. Maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye po and more blessings to come. Hi, Capricorn! Ito naman po yung mensahe para sa'yo. Keep in mind po that this is a general reading. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Tingnan po natin ano yung mensahe sa'yo, Capricorn.
Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus Spirit Guide, ano po yung mensahe natin? Thoughts, number 16. Meron tayong toil and labor and unexpected income. So, meron dito, pinag-iisipan nyo, ano pa ba yung pwede mong gawin para kumita ka ng extra money. Kaya lang kasi, marami din po sa inyo, gusto nyo yung gawin, kaya lang sobrang pagod na kayo sa inyong trabaho. Para bang hindi nakakayanin ang katawang lupa nyo kung hahanap pa kayo ng iba pang trabaho. Kasi itong current job nyo pa lang is napakalaki na ng oras na kinakain sa buhay nyo or sa araw-araw nyo. Tignan po natin pagdating sa iyong career. Spirit guide, pagdating po sa career ni Capricorn. Capricorn, spirit guide. Pagdating sa career ni Capricorn, mayroon tayo ditong 8 of wands. Pagdating sa finances. Pagdating po sa business at pagdating sa love life, meron tayong 6 of wands. Okay. Pagdating po dito sa iyong career, napakadami talagang happening. So, sunod-sunod, tuloy-tuloy yung dating ng trabaho. Parang wala siyang hinto. Yung iba naman po sa inyo, maaring may pag-travel kayo na gawin, short trip lang po ito pagdating sa inyong trabaho. So, parang biglaan lang to. Pwedeng isasabay ka ng boss mo sa sasakyan niya kasi may pupuntahan kayo that day. So, parang meron, hindi ko alam kung may inspection ba kayo. Para bigla ka, nagulat ka na lang, bigla ka na lang nakasama. So, baka ikaw lang yung available that day, kaya ikaw yung sinama niya. O, para experience mo na din yan. Tapos, pagdating naman po dito sa iyong finances, medyo hindi talaga maganda yung lagay ng finances mo. Actually, hindi yung lagay ng finances mo yung hindi maganda, Capricorn, kung hindi yung paggastos mo. Maaring madami ka pa rin ginagastosan dito na mga luho mo or luho ng family mo. Hindi mo yan makontrol. It's either nahihiya ka or ayaw mong iparamdam sa kanila na nahihirapan ka na pagdating sa finances. Actually, pwedeng-pwede mo naman kasing sabihin sa kanila. Though, meron dito hindi ka maiintindihan, pero may mga tao naman sa paligid mo na maiintindihan ka kung bakit ganyan na yung gagawin mong pagkocontrol sa iyong finances. Huwag kang matakot. Meron po dito, dumidepende na sa inyo yung person nyo. It's either nawala ng trabaho yung person nyo or wala talaga siyang trabaho, kaya sa'yo siya nakadepende. Kaya nahihirapan ka dito. Alam niyo, para sa mga single mom dyan, kung maghahanap lang po kayo ng, sabihin natin, makakasama sa buhay, nako, maging practical na po kayo. Lalo na kasi, diba, kung meron pa kayong binubuhay na anak, tapos bubuhayin nyo pa yung magiging boyfriend nyo, ay wag na lang, pinahirapan, pinukpok nyo naman ng bato yung ulo nyo. Humanap pa kayo ng sakit ng ulo. Siguro wag na lang pag ganyan, maging practical kayo. Wala namang masama sa pagiging practical. At pagdating naman po dito sa iyong business, ayan, meron tayong Ace of Cups. So, madaming opportunities po na darating sa iyo dito pagdating sa iyong business. So, talaga namang karirin mo ito, mag-focus ka. Ayan, ang daming blessings na darating, ang daming sales na papasok. Pwedeng ang daming orders, ang daming inquiries na marireceive, madaming messages. At pinag-iisipan mo na kung kukuha ka ba ng tao kasi parang hindi mo na kayang mag-isa or hindi nyo na kaya ng staff mo na kayong dalawa lang. Pagdating naman po dito, okay, so meron kasing mga nasasayang dito. Sabihin natin na mga scraps. Pagdating dyan sa binibenta mo, I don't know kung ano yung binibenta mo, Capricorn, ano yung business mo. Pero kung ano man yung mga sobra dyan, sabihin natin yung mga pinagtabasan, is pwede mo pa yung pagkakitaan. So, parang walang tapon dito sa iyong business. Kaya pala may unexpected income tayo dito. So, parang merong mag-aalok sa'yo na bilin ko na lang yung mga tabas mo para ganito. Pwedeng tela yung kung binibenta nyo, ganyan. Kasi diba yung, is pwedeng kayo yan. Yung mga tabas ng tela, pwede nyo pang gawin na, basahan yung ginagawang pot holder, ganyan. Or basahan nga. Yung mga bilog. So, di ba, pwede nyo pang pagkakitaan yun. So, kailangan nyo lang dito is maging maparaan para wala talagang waste
pagdating sa inyong business. At meron tayo ditong 6 of Wands pagdating naman po sa inyong love life. So, meron dito is LDR relationship kayo. Mukhang pauwi na yung person mo. Pero let's see, ano ba? Camera. Ayan, reminiscing, keepsake, perception, learn from the past, make memories. O nga, mukhang pauwi yung person mo. Tignan natin. Pero parang pinag-iisipan din ng person mo. Kasi nga, parang, di ko alam kung kinakapos ba kayo sa budget or meron ba kayong pinag-iipunan. Kaya parang pinag-iisipan niya kung tutuloy niya ba yung vacation niya or mag-extend na lang muna siya dyan sa kanyang trabaho. Lalo na kung asawa niyo na to. Tignan pa natin. Pero ano siya, nahati siya sa dalawa. Kasi nga, gustong-gusto niya na din kayong makita. Gustong-gusto niya na kayong makasama. Ito yung gusto niyang sabihin sa'yo. I replay our conversations over and over. Ayan. O, kung meron kayong pag-aaway ngayon, binabasa ng person mo kung ano ba yung mga nasabi niya sa'yo. Kung siya ba yung nagkamali or whatsoever. Kung okay naman po kayo ng person mo, Capricorn, sobrang saya niya tuwing binabalikan niya yung conversations niyo. Lalo siyang nai-inspire na magtrabaho, lalo siyang nai-inspire sa buhay at lalo kanyang minamahal. So, yan lang po yung mensahe sa'yo. Maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye Capricorn and more blessings to come.